garlic oil ay pagluluto ng bawang sa langis hanggang sa umitim. Ito rin ay isang umuusbong na pagkain na nauugnay sa malawak na hanay ng mga biological function, kabilang ang antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, pagbaba ng hyperlipidemia, anti-obesity, hepatoprotective at neuroprotective effects. Sa recipe sa araw na ito, isang buong bawang ang gagamitin natin o katumbas ng 14 ng ngipin ng bawang. Gumamit ako ng meat mallet pamukpok para sa mga ngipin ng bawang. Para sa ganon, mas mapapadali ang pagbalat ko sa mga ngipin ng bawang. Pagkatapos mabalatan, ang lahat ng ngipin ng bawang ay ilalagay ko sa isang malinis at maliit na mangkok at ilalagay ko sa isang tabi. Sa ating kawali, maglalagay tayo ng 1 cup ng canola oil. Pipindutin ko ngayon ang power button. Gamit ang adjustment button, i-adjust ko ang temperatura sa medium heat lang. Para sa ganun, hindi agad masunog ang ating bawang. Laging tandaan na ang pagluto ng bawang, dapat lagi itong hinahalo. Kung mapapansin ninyo, ang bawang natin ay nagiging golden brown na siya. Kaya naman, i-adjust natin ang temperatura ng ating lutuan sa mas mababang temperatura. Ang bawang natin ay kulay itim na. Kaya naman, ilalagay natin ang 1/4 cups of sesame oil. Sunod, 1 teaspoon of garlic powder. Hahaluin natin ng mabuti. Luto na ang ating black garlic oil. Kaya naman, ilalagay muna natin sa isang tabi ang ating kawali. Hintayin natin na lumamig konti. Gamit ang blender, ilalagay natin ang ating black garlic oil. Tatakpan natin ang mabuti. Sabay i-press ang power button hanggang sa maximum level. Pagkatapos mahalo ng mabuti, pwede na natin patayin ang power button. Gamit ang malinis na mangkok, pansala, sasalain ngayon natin ang ating black garlic oil. Isa lang ito na 1 cup na inahalo o ginagamit sa isang masarap na ramen. Ito na ang ating black garlic oil. Ang dashi ay 1 sangkap na pampalasa. Ito rin ay hinahalo sa ramen. Ito rin ang mga sangkap na gagamitin natin. Combo o dried kelp, burrito flakes, dried anchovy, at dried mushroom. Ang paggawa ng dashi ay kombinasyon ng isa o higit sa dalawa. Dahil special na dashi ang ating gagawin ngayon, naisipan ko na paghalu-haluin itong 4 na ito. Magbibigay ito ng masarap na lasa at bango sa ating ramen na gagawin. Sa ating malinis na bowl, maglalagay tayo ng 2 tasang tubig. Ilalagay natin ang ating combo o dried kelp. Ang combo ay isang klase ng seaweed. Siguraduhin lang ng ating combo o dried kelp ay nakalubog sa tubig. Sa isang malinis na bowl o mangkok ulit, maglalagay tayo ng 1 tasang tubig. At ilalagay natin ang ating dried mushrooms. Sa ating dried anchovy or dilis ay tatanggalin natin ang ulo at ang tiyan dahil yan ang parte na mapait.
Pagkatapos natin matanggal lahat ng ulo at tiyan ng dilis ay ilalagay natin sa isang tabi. Sa ating measuring cup na may dalawang tasang tubig na sukat, ilalagay natin lahat ng dried anchovy o dilis. Hayaan lang natin ang ating combo o dried kelp, dried mushrooms, dried anchovies o dilis na nakababad sa tubig sa loob ng 2 o 3 oras. Pagkalipas ng 3 oras ay pwede na natin simulan ang pagluto ng ating dashi. Sa ating malinis na kawali, ibubuhos natin dyan ang ating dried anchovies o dilis na may tubig. Isunod naman natin ang ating combo o dried kelp na may tubig. Sunod naman dyan ang ating mushrooms na may tubig. Lultuin natin ito sa medium heat sa loob ng 10 minutos. Pwede kang gumamit ng pansala o sandok para tanggalin ang mga scum para mas magiging malinis ang ating dashi broth or dashi stock. Habang hinahalo ito, pakiramdam ko naglalakad ako sa tabi ng dagat at nalalanghap ko ang simoy ng dagat. Mas nangingibabaw dito ang amoy ng ating combo o dried kelp. Ilalagay naman natin ang ating bonito flakes at pagkatapos ay haluin natin ng mabuti. Alam nyo ba mga kaibigan na ang bonito flakes ay may slightly fishy flavor? At mamaya konti ay pwede na nating hanguin. Sa isang malinis na bowl o mangkok at pansala, maglalagay ulit tayo ng malinis na paper towel at sasalain natin ang ating nilutong dashi broth or dashi stock. Para sa ganun, mas magiging malinis ang ating dashi broth. Ito ang ating dashi mula sa katas ng ating combo o dried kelp, dried mushrooms, dried anchovies o dilis at syempre, hindi magpapahuli ang ating bonito flakes. Ang chashu ay isang ulam na gawa sa fatter cut ng baboy na niluto sa mababang temperatura sa loob ng mahabang oras. Sa ating cast iron na may medium heat temperature, lalagay natin ang ating pork belly. Susunugin lang natin ng konti ang taba o yung balat at syempre kasama na rin ang laman. At pagkatapos ay pwede nating ilagay sa isang tabi. Sa ating kalan na may tubig, ilalagay natin ang ating pork belly. Lulutuin natin siya sa loob ng 1 oras. Sa unang kulo, lumalabas ang dumi o yung scum. Kaya naman, dapat natin itong tanggalin. Pagkalipas ng 30 minutos, ay babalik na rin natin ang ating pork belly para sa ganon maluto rin ang kabilang side. Sa kabuuan ng 1 oras na pagpapakulo sa ating pork belly ay pwede natin hanguin. Itong broth na ito ay gagamitin pa rin natin. Sa ating malinis na bowl at pansala ay papatungan ko ng malinis na paper towel at sasalain ko ang sabaw nito. Para sa ganon, mas magiging malinis ang ating sabaw. Sa ating malinis na kalan, ilalagay natin ang 4 na tasa ng ating sabaw o yung broth. Maglalagay din tayo ng 1 cup ng Kikkoman soya sauce. 1/2 cup of mirin at syempre, maglalagay rin tayo ng 1/4 cup of cooking sake. 1 cup of brown sugar, 3 cloves of garlic, 3 dried star anise, ginger,
at haluin natin ng mabuti. Ang crushed chili pepper ay optional. Maglalagay rin tayo ng green onion leaves at haluin natin na mabuti. Pwede natin ilagay ang ating pork belly. Lulutuin natin siya sa low heat temperature sa loob ng isa't kalahating oras. Pagkalipas ng 45 minutes ay pwede natin baliktarin ang ating pork belly para sa ganon maluto rin ang kabilang side. Ayan, luto na siya. Kaya naman, sa isang malinis na bowl, ilalagay natin ang ating pork belly. Gamit ang pansala, sasalain natin ito at hayaan natin nakababad ang ating pork belly. Para sa ganon, mas magiging malasa ang ating chashu. Sa ating kalan na may kumukulong tubig, at gamit ang slotted spoon, dahan-dahan natin ilalagay ang ating itlog. Kaso, ang isa ay nabasag. Oorasan natin siya sa loob ng 5 minutos. Pagkalipas ng 5 minutos, ay pwede nating hanguin ang ating mga itlog. Sa ating mixing bowl na may tubig at yelo, ay ilalagay natin ang ating mga itlog. Para sa ganon, mahinto ang tubuyong pagluto sa loob ng ating egg yolk. Pwede nating umpisahan ang pagbabalat ng ating mga itlog. Gawin ito hanggang mabalatan lahat. At pagkatapos ay ilalagay natin sa mixing bowl kung saan nakababad ang ating pork belly. Tatakpan ko siya ng plastic wrap at ilalagay sa wrap ng overnight. Sunod na araw ay pwede na natin kunin ang ating pork belly sa loob ng fridge. At pagkatapos ay hihiwain natin siya kumporme sa naipis o kapal na gusto mo. Sa ating grill pan na mainit ay maglalagay tayo ng konting olive oil. Pwede natin ngayon ilagay ang ating sliced pork belly. Babalik na rin natin para sa ganon maluto rin ang kabilang side. Luto na ang ating sliced pork belly. Kaya naman, pwede na nating hanguin. Ito na ang ating napakasarap na chashu pork at ramen egg. Yolks are partially set, custard-like, rather than runny or hard. Ang salitang tonkatsu sa wika ng Hapon ay pork bones. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Paan ng baboy o mas kilala sa tawag na pata. Backbone. At syempre, hindi magpapahuli ang pork skin o yung balat. Hugasan muna natin bago pakuluan. At pagkatapos natin mahugasan, ay ilalagay natin sa ating stock pot o lutuan ng sabaw. Lalagyan natin ngayon ng tubig. Pwede na nating umpisahan ang pagpapakulo sa ating mga buto ng baboy. Ang ating stock pot o lutuan ng sabaw ay 16 quarts o katumbas ng approximately 15 liters. Kaya umpisa na natin ang pagpapakulo sa mga buto ng baboy. Sa unang kulo ay laging lumalabas ang dumi o yung scum. Kaya naman, kailangan natin itong tanggalin. Para sa ganon, mas magiging malinis ang ating sabaw. Ang sekreto
para makuha ang creamy at milky looks ng ating tonkatsu broth ang madalas na paghalo nito. Nagsisimula ng lumabas ang mga mantika na galing sa mga buto. Ang water level ay bumaba na, kaya naman magdadag ulit tayo ng tubig. At pagkatapos ay haluin natin. Kumukulo na ang ating sabaw, kaya naman maglalagay tayo ng combo o dried kelp. 2 pirasong mansanas. At syempre, maglalagay rin tayo ng 3 ngipin ng bawang o 3 cloves of garlic. At pagkatapos ay haluin natin. Sisimula ng mahiwalay ang mga laman sa buto. Kung mapapansin ninyo, ang kulay ng sabaw natin ay nagsisimula ng magbago. Ang water level ay bumaba na. Mamaya konti, maluluto na rin ang ating sabaw. Sa kabuuan ng 10 oras na pagpapakulo sa ating mga buto ng baboy, ay pwede natin hanguin. Sasalayin ngayon natin ang ating sabaw na galing sa mga buto-buto ng baboy. At pagkatapos ay bubuksan natin ang ating tubig. Maglalagay rin tayo ng mga yelo. Para sa ganon, mas mapabilis ang pagbaba ng temperature niya. Or maging room temperature siya. Pwede na ngayon natin siyang ilagay sa loob ng ating ref or fridge. At pabalikan natin bukas. Pwede natin ngayon kunin ang ating sabaw mula sa fridge o sa ref. Ang puting nakikita nyo ngayon ay ang mantikang tumigas. Kaya naman, dapat natin itong tanggalin. Para sa ganon, hindi maging oily ang ating sabaw. Umpisa na natin ang pagpapakulo sa ating sabaw. Ang sabaw natin ay kumukulo na. Kaya naman, magsasandok na tayo. Ito na ang napakasarap na creamy and milky tonkatsu broth. Ang sabaw na masarap para sa ating ramen. Konnichiwa! Sa part 1 ng ating tonkatsu ramen ay gumawa tayo ng black garlic oil. Sa part 2 naman ay gumawa tayo ng dashi. Sa part 3 ay gumawa tayo ng chashu pork at ramen eggs. At ang huli ay gumawa tayo ng tonkatsu broth. Ngayong nakumpleto na natin lahat ng sangkap sa paggawa ng tonkatsu ramen, ay pwede na natin umpisahan. Kaya tara! Bago tayo magsimula, ay gusto mo lang magpasalamat sa Tumble On Designs. Ang mga produkto dito ay handmade na gawa dito sa Canada. Happy viewing din pala sa Labella Skin, ang produktong subok at maasahan sa pampaganda ng kutis. Umpisa na natin ang paggawa ng espesyal at masarap na ramen. Sa ating malinis na bowl o mangkok, maglalagay tayo ng 1 teaspoon of dashi. Ito naman ay galing sa pinagbabaron natin ng chashu pork at ramen egg. Konting black garlic oil. Ilalagay na natin ang ating masarap na tonkatsu broth. Maglalagay rin tayo ng konting asin. Ilalagay na rin natin ang ating ramen noodles. 2 slice ng chashu pork. Sunod naman ang ating ramen egg. Maglalagay rin tayo ng corn kernel. Ito naman yung dried seaweeds na binabad ko sa tubig. Ito rin yung dried black fungus. Maglalagay rin tayo ng mga hiniwang carrots. Ito naman yung green onion leaves na hiniwa ko ng maninipis na pahaba. Maglalagay rin ako ng sliced bamboo shoot. Roasted seaweed o mas kilala sa tawag na sushi nori. Maglalagay rin tayo ng sesame seeds. At ang huling ilalagay natin ang bonito flakes, ang espesyal at masarap kainin
na tonkatsu ramen sa kahit anong oras o araw. Salamat ng marami sa panonood ng aking pagluluto. Hanggang sa muli!